Sa napakaraming mga alamat, lalo na sa ating kultura, ay matutuklasan natin na ang motibo madalas ay palaging dalawa. Kung hindi higanti, parusa. Mga batang sinuway ang mga magulang o mga mangingibig na nabigo at nagiging prutas, gulay, hayop o halaman. Pero sa kwento natin ngayon, higanti pa rin ang mamamayani. Sa isang bayan, sa isang malayong lalawigan, na tila ang modernong buhay ay kinalimutan. At ang naghahari-harian lamang ay ang pambabarang. At yan po, mga kapatid. Si Warly, na taga Sampaloc sa Maynila. Yan ang kanyang nasaksihan. Manong, para! Dito na lang kami. Salamat ho. Ito ang bayad, Manong. Salamat. Grabe, pare. Hindi ko akalain ang layo ng lugar niyo. Abay, nasa dulo na yata tayo ng daigdig eh. Sinabi mo pa, Robert. Kaya nga madalang ako umuwi rito sa baryo namin. Bukod kasi sa puro puno makikita, eh sobrang haba pa ng biyahe. Ayan nga, sumakit na mga kasu-kasuan ko. Aray! Hindi na kasi ako sanay sa biyahe. Ay, pasensya ka na, pre, kung bigla ka tuloy na uwi dito sa inyo. Salamat sa pag-aaya sa akin magbakasyon, ha? Walang anuman, tol. Alam mo, ito ang kailangan mo eh. Ang magpahinga malayo sa magulo, mausok at maingay na syudad. At para na rin mapahinga mga mata mo sa pagtingin-tingin sa mga chika babes dun sa atin. Ba pare, wala tayong magagawa kung habulin talaga tayo ng mga lahi ni Eva. Naku, magbago ka na. Kung hindi, baka may paglagyan ka balang araw, ikaw din. Ibang magalit ang mga babae. O siya, liga na pare. Mula dito eh, kailangan pa natin maglakad bago tayo makarating sa sitio namin. Hindi na kasi kaya ng tricycle ang matarik na daanan papunta sa San Vicente. Sa wakas, pare. Nalapit na tayo. Pare Robert. Nakikita mo ba yung mga... Ayun, ayun, no? Yung mga bahayan na yun. Naroroon ang bahay namin. Salamat naman. Konti na lang. Akala ko kanina, nagbibiro ka lang nung sinabi mo na malayo pa. Totoo pala? Totoo, pare. Sa bigat ng dala nating bag, pakiramdam ko, nakuba na ako. Ay, sino pa ba? Ako rin, pare. Halika na. Tumuloy na tayo sa paglalakad at na makauwi at makapagpahinga na. Ay, siya sa'yo. Tara, pare. Mabuti pa nga. Ayoko na! Tulungan niyo ako! Ay, Diyos ko! Kawawa naman ang aking anak. Wala naman siyang ginagawang masama para paghirapan ng ganito. Kawawa naman, Diyos ko. Sinabi na kasi mo gagawa na ikagagalit ng demonyong yun. Ayan, tuloy. Warly, pare, ano nangyayari? Bakit may sumisigaw? Ako, sigurado ko, pare. May kinukulam na naman. Kulam? May ganun pa ba sa panahon ngayon? Oh, naku mga anak. Butit dumating na kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ay, tay, kayo po pala. Ano po ba yung nangyayari? Bakit po nagkakagulo? Meron na naman naging biktima ang mangkukulam. Ayan, halos mamatay ang anak ni Aling Celia dahil sa pagdurusa. Teka muna, Warly, seryoso ba? Mangkukulam? May mangkukulam dito sa inyo? Huwag kayo maingay. Huwag tayo dito mag-usap. Sa bahay ko na lang ipapaliwanag ang mga pangyayari. Ang mabuti pa, Warly, umuwi na muna tayo ng bisita mo.
Tay, siya nga ho pala si Robert, kasamahan ko po sa trabaho. Siya po yung binabanggit ko sa tawag ko sa inyo nung nakaraang linggo. Robert, pare, siya ang tatay ko, si Mangkito. Siya ang pinakamabait na tatay dito sa lugar namin. At siya rin ang pinakamabait na tanod. Kumusta po, Tatay Kito? Lagi po kayong nababanggit ni Warly sa akin. Lalo na po at napag-uusapan tong lugar ninyo. Ay, sana Robert ay puro magagandang sinasabi sa'yo ng aking anak. Hindi ba niya naikwento na halos lunurin ko siya sa ilog noon tuwing gagawa siya ng kapilyuhan? Aba, eh, kaya nga siguro ayaw nang umuwi dito ng lokong yan. Ayaw na mapagsasabihan. Tatay naman, no? Sinisiraan niyo naman ako sa bisita natin, eh. Tatay Kito, mabait po itong anak niyo si Warly. Kaya po obvious na mabait din po kayo na tatay niya. At malamang ay pati na rin po ang kanyang ina. Teka, mabuti pa ay makapaghain ako at nang makakain. Sigurado akong gutom na kayo. Sa ngayon ay samahan mo muna ang bisita mo, anak. Asya, sige, samahan mo siya sa magiging silid niya. Opo, Tay. O, Robert, pare, tara. Ayusin muna natin ang mga gamit natin. Kanina nung nabanggit ko ang nanay mo, napansin ko na natahimik kayo ni Tatay Kito, ah. Pasensya na kung minasabi ako masama, ah. Yun ba? Naku, wala yun. Ang totoo niyan, eh. Ayaw lang namin ni Tatay pag-usapan ang tungkol kay nanay. At ang totoo nangyari sa kanya. Anong totoo nangyari? Diba sabi mo sa akin, eh, namatay ang nanay mo dahil sa malalang karamdaman? Oo, yun nga sinabi ko sa'yo kasi lahi ka sa syudad, eh. Baka hindi mo maintindihan. Ang totoo kasi, si nanay, namatay siya nang dahil sa kulam. Ano? Kulam? Narinig ko ng tungkol dyan pero hindi ko akalain na may ganyan talaga. At teka, yung lalaking sumisigaw kanina sa may labasan, di ba sabi niyo, kinukulam siya? Oo, pare. Alam mo, ang kulam ay isang itim na mahika na ginagamit para saktan ang kanilang mga biktima. Ginagawa nila yon para gantihan ang mga taong nakasakit sa kanila. Kaya nilang pumatay at magbigay ng sakit na mahirap malunasan. Oo, alam ko yon. Nakapanood na ako ng ganun sa mga pelikula. Pero, totoo pala yan? Pare, teka, tama na. Kalimutan na natin yan, baka matakot ka pa. Tapos, bigla mo may isipan, bumalik ng Maynila, eh. Halika na, pare, kumain na muna tayo. Siguradong nakapangganda na si tatay ng masarap na pagkain. Pareng Warly, ibang klase talaga dito sa lugar nyo, no? Maagap pa lang, eh. Gising na mga kabaryo nyo. At ang sisipag nila, ha? Dray mo, lahat ng madaanan natin habang nagja-jogging tayo. Pinaglilinis na ng kanilang mga bakuran. Oo, oh, pare. Ganito talaga dito. Partida na rin yung mga maagang natutulog ang mga tao. Tara, takbuhin na rin natin hanggang kabilang sityo. Tara, pare! Totoo lang, talaga kailangan ko tumakbo at libangin ang sarili ko. Di talaga kasi ako nakatulog kagabi dahil nakaalala ko yung lalaki nakita namin. Sa isipan ko, parang naririnig ko pang hinagpis na sigaw niya habang parang hirap na hirap at nabimilipit sa sakit ng tiyan. Kulang na kayang dahilan ng lahat ng yun. Pare Robert! Oo? Oh. Ano, nakikinig ka ba? Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Ayos ka lang ba? Tara na! Kainan pa ako nandito, oh! Ayos ka lang ba? Nako!
Namimiss mo na naman si Katrina, no? Uy, sira! Huwag mo nga sali sa usapan ng babaeng yun. Sino yun? Ha? Bakit, pare? May problema ba? Pare, liga. Sino yun? Ha? Anong sino yun? Nasaan ba? Yun, no? Yung magandang babae na nasa kabilang kalsada. Yun! Yung mahabang buhok na kasama ng matandang babae. Sino yun? Ah! Pare, si Isabel. Grabe ka, Robert. Pero huwag mo, ang layo na ni Isabel mula rito sa kinatatayuan natin, pero napansin mo pa rin siya. Iba ka talaga, pare. Pero tama ka nga. Maganda talaga yan si Isabel. Kahit ako nga'y matagal ko na siyang crush. Kahit pa nung mga bata pa kami. Talaga? Matagal mo ng crush? Eh, bakit di mo niligawan? Ay, basta, mamaya ako na ikikwento sa'yo pag uwi natin sa bahay. Talaga yung si Warley, oh. Ang sabi niya kanina, kakwentohan niya ako tungkol dun kay Isabel pag uwi namin. Pero itong nakauwi naman kami, ayaw naman yung pag-usapan. Ay, medyo malakas din talaga ang topak nito, eh. Ah, teka. Si Isabel ba yun? Mukhang bibili yata siya dun sa tindahan, ha? Teka, sandali nga. Lapitan ko. Aba, si Isabel nga. Hindi ako makapaniwala na makikita ko siya ulit ngayon dito pa talaga sa malapit sa bahay ni Warley. Ang swerte ko dahil namastan ko muli ang kanyang kagandahan. Sino tong lalaking papalapit sa akin? Hindi ko siya kilala. Miss, sandali lang. Sandali lang. Hindi ako masamang tao. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang totoo niyan eh, ano eh, Wala. Sige na, Isabel. Pasensya ka na sa storbo at pasensya ka na kung natakot ka nitong kaibigan ko. Grabe ka, paring Warley. Hindi pa nga ako nakakapagpakilala. Yun, umalis na si Isabel. Makikipagkaibigan lang naman ako, masama ba yun? Hindi naman masama, paring Robert. Kaso, hindi ordinaryong babae si Isabel. Apo siya ni Nana Siring, yung manggagamot dito sa sityo namin. Oh, ano naman ang kinalaman ng lola niya sa usapan? Si Nana Siring ay yung nag-iisang tao dito sa amin na nakakagamot ng iba't ibang mga karamdaman. Kaya naman iginagalang siya ng lahat ng mga naninirahan dito. At bilang paggalang, sinusunod na mga tao rito ang pakiusap niyang huwag ligawan ang kanyang apo na si Sabel. Yan ang sinasabi ko sa iyo na dahilan kung bakit kahit kas ko siya, eh hindi ko magawang ligawan siya kahit kailan. Ano? Ang pangit namang dahilan niyan. Para namang gusto ng Nana Siring na yan na tumantang dalaga yung apo niya. Shhh! Huwag mo! Huwag kang maingay! Hindi mo ba alamang kasabihan na malakas ang mga pandilig ng mga mangkukulam tuwing araw ng Biyernes? Biyernes na yun, pare. Kaya huwag tayong mahingay. Kulam. Yan na naman tayo sa kulam na yan. Hindi naman totoo yan, pre. Totoo man o hindi, walang masama kung mag-iingat tayo. Tulad ng hindi natin sigurado kung totoo nga ba talaga ang sinabi sa amin nun ni Nanay bago siya malagutan ng hininga. Ano bang sinabi niya sa inyo? Na si Nana Siring daw at si Isabel ang totoong salot sa aming lugar.